Kakasimula na ng araw ko. I'm sure familiar kayo sa kalamay, yung delicacy ng Bohol, yung malagkit. Julie's Bake Shop, back in a man. Mga panahong to, gustong-gusto ko na nandito si LV sa aking tabi. Kasi bukod sa mapapaligiran ako ng kagandahan niya, magandang bilang, tutulungan niya din ako sa pag-prepare nito. Yeah! Kalamay sandwich, baby. Kung naalala niyo sa previous vlog ko, yung usapang brand ambassador, nag-post ako dun kung na-frustrate ba yung mga may YouTube or nagpo-post sa social media kapag hindi gaanong marami yung views nung gawa nila. Alam naman natin na ang social media is designed to measure your work through likes, comments, views. Meron siyang highs and lows eh. If your works do well, parang instant gratification yung nakikita mo kung paano nagpe-perform yung gawa mo through views, likes, and comments, di ba? Ang opposite naman nito is yung extreme naman. But does it really measure the success of that work? Maybe, maybe not. It all depends sa'yo kung paano mo tinitignan yung mga bagay na yan. And dumaan din ako sa ganyan na kapag hindi nag-perform yung video mo the usual way or you would have expected it to perform, then medyo nakaka-frustrate, di ba? And the keyword there is expect. It applies to all aspects of life. Kapag mataas ang iyong expectations, most probably, mataas din ang chance na ma-frustrate ka kapag hindi mo na-manage yung expectations mo. Being frustrated over things that you cannot control is not the best way to go. Just focus on the things that you can control. Ano ba yung mga control mo? Emotions mo? And decision mo to move forward from that previous artwork kung paano man siya mag-perform and all. I'm not telling you na wag mong i-mind yung performance ng gawa mo. What I'm trying to say is, as much as possible, upload, share without expectations, di ba? Kung may sumuporta, very good. Kung may mag-like, may mag-view, very good. Kung wala, at least you made something out of your creative mindset, out of your creative self. Who knows, one of these days, may makakakita nun. And kung maganda talaga yung gawa mo, then you'll get noticed, di ba? And you'll get appreciated, you'll get commended for that good work. Just manage your expectations and emotions para makapag-move forward ka whatever the performance of your art dito sa social media. And yeah, it's easier said than done. Pero, kayang-kayang gawin. And ako, personally, ang ginagawa ko, I celebrate little wins. Yung mga small wins, celebrate mo yan, appreciate mo yan, kasi hindi lahat ng mga artists or mga creatives, meron yan. Posible na ikaw lang ang meron yan, kung ano mang little win yan, kung ano mang small win yan. Posibleng sa'yo lang na ibigay yan. And other creatives, other content creators would die to have whatever you have right now. At hindi mo alam yan. Lagi kong yung sinasabi sa page. Count your blessings. And end of the day, have fun doing it because content creation, social media is not a race. Hindi ito paunahan kung sino makaka 10,000 subscribers, kung sinong unang sisikat. No. It's a journey. Journey because hindi mo alam kung saan ka dadalhin ito. If it's for you, it's for you. If hindi naman, then God might have paved a different path for you. But if hihinto ka without exhausting the effort na dapat mong gagawin to be able to continue sharing your works, then baka ikaw yung talo end of the day. Saka ka na huminto kapag na-exhaust mo na lahat, I manage my emotions and all, wala pa rin. Maybe this is not for me, di ba? But if hihinto ka, kakasimula mo pa lang at hihinto ka na, then you might be missing something. So, speaking of small wins, ayan ang aking lab results. Wala naman nakitang mga kung ano-ano mga delikado dyan. So, goods tayo dyan.